ang lungsod ng Imus ay nakikiisa sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga sining ngayong Pebrero. Sa panahong ito na ang ating bayan at maging ang buong mundo ay kasalukuyang kumikilos upang malagpasan ang mga suliranin at hamong dulot ng pandemya, ang mga sining naman ay patuloy pa rin sa pagyabong. Para sa mga imusenyong alagad ng sining, hindi ito hadlang upang huminto sila sa pag-awit, pagsusulat at paglikha. Sa mga nawawala ng pag-asa, magsilbi sana ang sining sa kahit anong anyo nito, na langis na magpapagaang sa nararamdamang pangamba at pag-iisa. Ito ang layunin sa pagtatanghal ng pag-asa at paghilom, mga sining sa Imus. Parang naawa lang sa akin yung nag-audition sa akin. Then, sinama na ako doon sa choir. Nung grade 5 ako,
I was awarded as best in music. Sa choir na yun, nagkaroon ng parang anak yung choir na yun, which is the Musica Pera. I think everybody knows Musica Pera na based dito sa cathedral, and then nag-tour po kami. Kami po yung unang-unang nag-tour international sa Europe. After that, yung pong foster parents na si Mama Marion, kung tawagin po namin, it's a German. Parang after po ng tour na, kinabalik po ako dun sa Germany. And then, yun na po. Dun po talaga nag-boom yung aking singing career. So, nag-aral po ako dun ng linguistic major in German. And then, parang may sideline lang ako dun na kakanta, ganun. Almost 10 years po ako dun. And then, pagbalik ko po dito sa Imus, sa Philippines, ayun na po. Nag-stay na po ako dito. I work as a wedding singer. Ayun po. So, halos lahat po ng nagpapakasal dito sa Imus Cathedral, ako yung kumakanta. Ayun po. Tapos, sa ngayon, ako po ay isang head ng music ministry dito sa Imus Cathedral. So, lahat ng choirs po, hawak ko. We have almost 25 choirs here. Sakop na rin po ang chapel under ng Imus Cathedral. Ayun po, yun po yung sa ngayon. Ang naging negative effect sa akin ngayong pandemic, actually, yun nga. Meron kasi akong tinuturuan before din na choir sa Manila. And yun, parang nakat yung ano namin, nakat yung pagtuturo ko doon, yung mga workshops doon. And then yung other workshops, sa vocal workshops sa mga ibang lugar, as in wala. So, ayun po ang isa sa naging epekto. And medyo nabawasan din po yung mga kinakantahan sa mga wedding. Nakatulong po yung pag-awit ko ngayong pandemic. Actually, noong una talagang nakaka-stress pa. Pero isa kasi akong positive thinking. So, wala akong ibang choice kundi ako yung mag-take over para sa lahat ng mga together with some of my requirements. Hindi naman pwede kasi lahat kasi nga nasa pandemic tayo. So, ayun, ni-rehearse namin, pinabuti namin. Yun, medyo nakakaano rin na nakakatag din na yung mga tao na nagsisimba, may maririnig ko na buti na lang may kumakanta, hindi sa CD player or MP3 or recorded, at least live. So parang in that way, parang okay na rin kahit papano na nakakapag-inspire ako sa mga tao. Yung message ko po sa mga kapwa inusenyo, sa aking mga kapwa inusenyo, huwag po kayong mawala ng pag-asa kahit nasa pandemic tayo, kasi malalampasan naman talaga natin. It's a trial, think positive, gawin natin lahat, i-turn natin lahat into positive. Kasi the more na nagiging negative tayo, the more na lalo tayo madadown. And there are so many ways, lalo na sa ating mga musicians, meron iba pang mga ways, hindi lang live singing,
na may kahirap kayong tao, kundi yung online, try nyo lang din. Actually, it's a fun way. Galing ng imo sa inyo, iwagayway. 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 Galing ng imo sa inyo, iwagayway.